Okay, so yesterday, so we talked about the color band of our resistor. And then, so balikan lang natin ulit. So recall natin kasi magkakaroon na po tayo ng activity for this day. So for example, ito yung ating resistor. So we have yellow, so violet, green, and silver. So, para makita natin yung kanyang pinaka-value ng resistor na ito, so meron tayong table na ganito. So, nandun na naman yun. So, on our PowerPoint presentation, so makikita nyo doon. And then, titingnan na natin yung first color kasi di ba kapag kaganyang four color, so definitely, the first two color na nakikita natin dyan, so titingnan natin yung kanyang significant digit dito sa ating table. So, dahil yellow to, so papatak siya dito sa number 4. Ayan. And then, yung V natin is violet. So, siya ay number 7. So, kaya pansinin nyo, ito, merong number 4 at merong number 7. And then, for the third color, so which is green. So, titingnan natin yan sa dito sa pinaka-multiplier natin. So, ito yung kanyang multiplier. So, kung ani natin siya, 10 to the 5th. Diba? Pero ito na yung pinakamadaling table na ibibigay ko sa inyo dahil hindi na kayo magko-compute pa or hindi nyo na kailangan siyang i-multiply. So, dahil yun na lang. So, i-add na lang natin itong pinaka 5-0 na to. So, ito siya. I-add na lang natin siya dito sa 4 at 7. So, magiging answer natin is 4,700,000. So, pwede tayong, dalawa yung pwede natin siyang isulat. So, pwedeng 4.7m o kaya naman is 4m tapos 7. Okay? And then, syempre, don't forget the last color which is the silver. So, meron siyang tolerance na positive or negative 10%. So, yan. So, dito kasi pinakikita niya kung gaano kataas yung kaya niyang i-resist above at yung kaya niyang i-resist below. Okay, so kinocompute din po natin yan. So, paano po siya kinocompute? So, definitely, ilalagay natin yung buong number ng 4,700,000 sa calculator. So, ilalagay natin. So, 4,700,000. Ayan. And then, kukunin natin yung kanyang 10%. So, multiply by 0.10. Depende po sa tolerance yun. And then, equals natin. So, ayan. 470,000 yung kanyang 10%. So, idadagdag natin sa 4 million plus 470,000. So, ibig sabihin, itong resistor na to na yellow, violet, green, silver, so kaya niyang mag-resist above dun sa value niya na 4,700,000 hanggang 5,170,000. Yan yung kaya niyang i-resist. So kapag sumobra na dyan, so naging 5,171,000, so definitely hindi niya kaya. So exceed na siya doon. Okay, so yun lang yung patunay doon. Then, the negative tolerance. So, 4,700,000. So, ma-minus natin yung 470,000. So, ito naman yung kanyang below tolerance. So, hanggang dyan yung kaya niyang magsimula na mababang value ng i-resist niya. So, kaya niyang mag-resist ng below level ng 4,230,000. Okay? So, pero pag mas bumaba pa dyan, so, ibig sabihin, hindi niya na kaya yon. Okay? So, kaya siya may tolerance na positive, negative. Okay? So, ayan. Okay, so, sample tayo. Good morning, Mike. So, for example, meron tayong brown. So, lagay ko lang BR. Ha? BR, brown. Yellow,
Red. Then green. So yan, for example, ganyan yung color band niya. So brown, yellow, red, green. Okay, so try natin. So first two digits, so kukunin natin yung kanyang value, kung ano siya nga, anong band siya, band number. So ang brown natin is 1. So lagay natin 1. Then ang yellow is 4. Then ang kanyang multiplier is red. So yan, dalawang 0. So idadagdag ko na po ha. Direct to the point ko na siya. Ha? So hindi ko na siya i-ganto para mabilis. So dalawang 0. Then for the tolerance niya, G. So green, so positive negative 5%. So lalagyan natin muna positive negative 0.5%. So ayan. So kukumpitin natin ngayon yung kanyang tolerance na kaya niya mag-resist ng 0.5% above hanggang negative 0.5% below. Okay, so 1,400 times 0.5% equals, so 700 yung madadagdag. So 1,400 plus 700. So 2,100. So ito yung lagay natin. So lagay natin positive 2,100 ohms. So don't forget the ohms ha, kasi may ohms yan. Baka nalimutan nyo na yon. Then yung kanyang negative tolerance na 0.5% minus 700. So 700. So negative 700 ohms. Okay, so ganyan niya po siya isusulat. So ito yung positive tolerance. So nilagyan natin ng sign, then ito naman yung negative tolerance na 700%. Okay, so how about kung limang value naman po yung ating resistor? So definitely yan ay mga fixed resistor. So try natin is blue. So blue, then violet, orange, orange again, ayan. So ito po yung ating 5 color bands. So those are the blue, violet, orange, orange, and blue. Okay, so kunin natin yung si first digit, so which is blue. So ano ba yung blue? 6. Ayan. Then ang violet ay 7. Ang orange ay 3. Ayan, so nakuha natin yung first 3 digit. Then, di ba sabi ko sa inyo, the last 2 digit is yun yung multiplier and then the tolerance. So, don't forget that. So, baka sumobra kayo ng kuha ng digit, ha? So, ito na. Yung last second digit natin is si orange again. So, multiplier niya is 10 to the 3. Tama po ba? Kasi tatlong 0. So, ibig sabihin, 10 to the 3. So, idadagdag lang natin tatlong 0. So, magiging 673,000. So, pwede nyo naman siyang isulat ng ganito. Class. So, pwede nyo isang isulat ng ganito kung ayaw nyo mong dagdagan ng 0. So, 673K. Okay? So, pwede ganyan. Okay? And then, for the tolerance niya, so, which is blue. So, ayan. Meron siyang tolerance na 0.25%. So, lagay natin. Paano muna? Positive, negative, 0.25%. Ayan.
Okay, so ngayon, kukunin natin yung positive value na tolerance na 0.25%. So 673,000 times 0.25. Ayan, so 168,250. Ayan, so ito yung kanyang positive tolerance. So kaya niyang mag-resist up to 841,750 ohms. Then for the negative tolerance below level, 673,000 minus, ano yun, 100, so yan, ano yun uli yun? 168,750 na. Tama? Yan. So, kaya niya mag-resist below 504,250 ohms. Ayan. So, ganyan po siyang, ganyan po yung pagkuha. Kung meron po kayong next na encounter, so definitely sa ating exam. So, ayan. Pagka yung 5-digit po yung ating color, so ganyan po yung pagkuha niya. So, kung apat naman, ganyan. Pero below 4, hindi na siya bababa hanggang 3, ha? Ang pinaka-standard niya talaga, 4. 4 pataas. Okay, so, isa pa. One more example. So, like for example, ay gray. So, gray. Green. Black. Uy, shout out sa mga manok dyan. Black, then violet, then gold. Ayan, gold. So, ito yung ating color band. So, gray, green, black, blue, ah, blue, violet pala, sorry, then gold. Okay, so first digit natin is 8. So, dahil siya ay gray, so lagay natin 8. Tapos, green is 5. Black is 0. Then, yung ating multiplier is violet. So, ang violet natin is 10 to the 7. Tama? So, ibig sabihin, ang 0 niya ay is 7. So, idadagdag natin yung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kung bibilangan natin siya, so, 8 billion, 500 million. Ayan. So, pwede natin siyang isulat ng 8B. 8 billion 5. Pwedeng ganyan. So, kung nalilito kayo ng ganyan, pwede nyo namang hindi sulat ng ganyan. Okay lang, walang problema. So, yan po yung ating value ng ganyang color code na gray, green, black, violet, and gold. So, di pa tayo tapos dyan. So, dahil ang gold na significant tolerance niya is positive, negative, 5, percent. Positive, negative, 5%. Ayan. So, kunin natin yung kanyang positive tolerance na 5.
So, 8,500,000,000. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, times 0.05. 0.05. So, we get 425 million. Tama ba? Am I right? So, pakita natin sa iba para makita. So, 8,500,000,000. Ayan. Ganyan po siya pagka nilalagay sa kalgo. Times 0.05%. So, we get, ayan, 425 million plus, so, itagdag na natin, 8,500,000,000. So, we get 8,925,000,000. So 8,925,000,000. Ayan. So, yun po yung positive tolerance niya. Then, how about the negative tolerance? So, 8,500,000,000 minus 425,000,000. Equals, yan, 8,075,000,000. 8,075,000,000 ohms. Ayan. So, kompleto na po. So, ganun lang po siya kung paano kuhanin yung positive and negative tolerance. So, bakit natin kinukuha yung positive and negative tolerance? So, dapat ka-importante na kung gaano kalaki yung kaya niyang i-resist below at kaya niyang i-resist above. So, kasi pag sumobra na dyan o hindi niya maabot below, so possible hindi niya kayang i-resist yun. Or mangyayari, masisira yung resistor. O, ano siya? Kasi yung kalimitan nangyayari dyan, napuputol sa loob. Okay? So, is there any question po regarding sa pagkuha ng ating value regarding sa color band natin dito? Simon, kayo dyan. Baka may question kayo dyan. So, naintindihan naman. Okay. So, walang problema. So, pwede na tayo mag-activity. Okay. So, hopefully, ready na ang inyong pen and paper dyan para mag-activity na po tayo ngayon. Kasi, actually, madali lang siya. Pero, sa exam po natin, hindi po tayo pwedeng gumamit ng sinabi doon sa napanood nyo kahapon. Napupunta tayo sa site, ilalagay nyo lang yung color, so hindi po pwede yun. Mas maganda, masanay kayong tumingin sa table. Okay? So, wait lang. Mag-add lang ako ng additional slide. Okay, so for question number one. Kapag walang unit, mali ah. Don't forget the unit.